Positive ako na marami sa mga landphone subscribers ang naka-experience ng makatanggap ng mga unwanted at unusual phone calls. Nowadays, hindi na imposible ang maraming bagay. Tuloy, marami ang nakakaisip na gumawa ng panluloko just for fun. Kaya naman marami na rin ang voluntary na nagpapadisconnect ng linya ng kanilang landphone o di kaya'y nagpapalit ng number. Sa gawing Manila, gumamit na ang marami ng caller ID upang matrace ang mga unusual at malicious phone calls na kanilang natatanggap. Aminado ako, ilang beses na rin ako naging biktima ng mga crank callers. Twice na kami nagpapalit ng number ngunit ganoon pa rin. Lately lang nang huli ako makatanggap ng malicious call. Pwede daw bang makipag-SOP? Binagsakan ko talaga ng telepono. Hindi tumalab. Ilang madaling araw akong pineste between 2 o'clock to 3 o'clock na madaling araw kung tumawag. Minsan, ayaw sumagot at mukhang nambuboses pa. One time, naisip kong palakihin ang boses ko. Biglang binaba ng kabilang linya ang telepono. Mula noon, wala nang tumawag sa ganong time. Wish ko lang ganon kadaling takutin ang lahat ng crank caller sa mundo. Isang kaibigan na napagkwentuhan ko tungkol dito, bigla ay naalala niya ang kwento ng isa niyang office mate na may kaugnayan sa crank caller. Isang teenager si Gabby na nahinto sa pag-aaral. Kapitbahay ito ng office mate ng friend ko. Dahil walang magawa sa buhay, nakahiligan ni Gabby ang paglaruan ng kanilang phone sa bahay. Sa tulong ng isang kakilala, nagkaroon ng extension sa sariling kwarto si Gabby. Iyon ang pinagmula ng malaking problema ni Gabby. Otomatikong nangunot noo si Ador, ama ni Gabby matapos ng puti ng receiver. Ang phone sa salas ang ginamit nito. Pag-uwi binalik ni Ador sa cradle ang receiver. Bakit? Si Amanda ang ina ni Gabby. Puntahan mo nga sa kwarto yung anak mo, pagsabihan mo lang. Kapag ako ang pumunta, baka tamaan na sa akin yung anak mo na yan eh. Eh bakit ba? Tinatanong mo pa? Ayuh, nakababad na naman sa telepono. Sinasabi ko na nga ba't walang madudulot na maganda yung extension na yan? Tungayaw ni Ador. Eh, hayaan mo't pagsasabihan ko. Pasensya ka na sa anak mo. Mabuti sana kung matinuusapan nila ng kausap niya. Ewan ko kung sino ang kausap nun. Anong ibig mo sabihin? Kumunot noon si Amanda. Sandali ko lang pinakinggan pero puro kabastusan. Panigin mo na ngayon. Gagamitin ko ang telepono at may kailangan akong tawagan. Oh, sige. Pagsasabihan ko. Huwag ka na magalit. Hindi lang ilang beses ang nangyari ang ganoong tagpo sa bahay nila. Lagi nakababad sa phone si Gabby sa kabila ng pinagbabawal sa kanya ng kanyang mga magulang. Upang hindi mahuli, iniba ni Gabby ang oras ng paggamit ng phone. Tuwing madaling araw kung kailan tulog na ang kanyang mga kasama sa bahay, tsaka niya ito ginagamit. Iniba na rin niya ang style. Hindi na malicious call ang ginawa ni Gabby, lalo na't babae ang nakakasagot sa numerong tinatawagan niya by chance. Nanguhula lang si Gabby ng mga numerong tinatawagan. Gumagawa siya ng kombinasyon. Kapag nag-ring, ay nabubuhay ang loob ni Gabby, lalo pat nakarinig ito ng hello mula sa kabilang linya. Isang madaling araw, nakatsamba na naman si Gabby. Tiyempong babae ang sumagot. Sa tono ng boses, nagising lang ang pupungas-pungas na babae. Hello? Hello? Hello, sino to? Si Kamatayan. Kamusta ka na? Binuntutan iyon ni Gabby ng malademonyong halakhak. Gamit ang panyo na tinakip nito sa mouthpiece ng receiver. Pigil ang ginawang paghagik-hik ni Gabby nang madinig ang malakas na pagbaba ng receiver sa kabilang linya kasunod ng busy tone. Tagumpay! Natakot ang loka! Hindi pa nakontento, muli nag-isip ng kombinasyon si Gabby. Isinulat iyon saka sinubukang i-dial. Nang hindi nag-ring, binura sa listahan ng numero saka nag-isip ng panibagong kombinasyon. Bago antukin, dalawa pang babae ang nabiktima ni Gabby. Nagawa niyang takutin ang mga ito sa telepono. Bukod sa masamang hobby ni Gabby, likas din sa binatili ang kayabangan. Minsan ay ipinagyabang pa nito ang kalokohang ginagawa sa phone.
buong pagmamalaki pang nagkwento si Gabby sa halip na mahiya sa pinagagagawa niya. Ang sarap nilang takutin talaga. May isa na nga ako napaiyak eh. Oos. Totoo pre. Sa takot siguro na bitawan yung phone, ayun, narinig ko yung pag-iyak niya. Takot na takot siguro ang pobre. Teka nga pre, ano ba napapala mo sa ginagawa mong yan ha? Pinag-aaksayan mo yun ng oras? Pinagpupuyatan mo talaga? Ang weirdo mo naman. Wala lang, type ko lang gawin. Dahil nga, wala ka magawa ganon. Nakangising nagkibit balikat si Gabby. Pare, makakarma ka niyan. Sus! Karma. Walang karma-karma sa akin, tol. Hindi totoo yun. Sa kabila ng babala ng mga kaibigan, hindi pa rin nagpaawat si Gabby sa masama niyang gawain tuwing madaling araw. Halos na puno ng isang pahina na notebook niya sa mga numerong inimbento niya. Naka-crossed out iyong mga numerong hindi nagri-ring. At may check naman ang mga numerong tinawagan niya na may sumagot sa kanya. Iyon ang mga numbers na paulit-ulit na tinatawagan ni Gabby. Nasa sandaling may sumagot, sa kanya tinatakot. Isang madaling araw, si Gabby ang nagulat dahil sa pagtunog ng kanilang phone. Kukunin pa lang sana noon ni Gabby ang notebook na kinaroroonan ng mga numbers na kanyang tinatawagan, nang biglang tumunog ang phone nila. Sa pangambang magising ang mga magulang, agad na dinampot ni Gabby ang receiver sa pangalawang ring pa lang. Hello? Ngunit walang sumagot sa kabilang linya. Hello? Sa ikaapat na pag-hello ni Gabby ay pinasya nitong ibaba ang receiver dahil wala pa rin sumasagot. Inisip ni Gabby na isa sa kanyang kabarkada ang caller para siya ang lokohin tulad ng kanyang ginagawa. Hindi niyo ako maiisahan mga loko. Nakangisi pa si Gabby na sabihin iyon. Hindi na tumunog ang phone kaya itinuloy na nito ang pagkuha ng notebook na sadya nitong tinago sa ilalim mismo ng kanyang kama. Ito yung number ng babaeng umiyak. Yes, susubukan ko to ulit. Dinampot ni Gabby ang phone ngunit bago pa lang siya mag-dial ay may sumagot na sa kabilang linya. May nag-hello bigla. Hello. Punot noo si Gabby. Gabriel, ikaw si Gabriel, tama? Nadagdagan ang kunot sa noo ni Gabby. Boses sa laki ang naririnig niya. Ngunit kakaiba ang timbre nito, waring nanggagaling sa malalim na lugar. Sino ka? Buo ang boses ni Gabby nang itanong iyon. Sa halip na sumagot at magpakilala, humalakhak ang boses. Malalim ang boses na waring mula sa ilalim ng balon, kaya bahagyang may eko. Malapit na, Gabriel. Malapit na. Sino ka ba? Anong pinagsasabi mo dyan? Ihanda mo ng sarili mo. Malapit na. Malapit na. Malapit na. Nagmura si Gabby. Anong malapit na? Ang sarili mong kamatayan, Gabriel. Malapit na. Biglang nag-busy tone. Naibagsak bigla ni Gabby ang receiver. Saglit itong hindi nakakilos sa pwesto. Kung sino ka man tarang... Hindi ako natatakot sa'yo. Alam ko nanluloko ka lang. Malalaman ko din kung sino ka. Nintik lang walang ganti pag nakilala kita. Naudlot ang pagtatawag sana ni Gabby at panluloko. Minabuti nitong mahiga at matulog na. Ngunit nag-umaga na ay hindi nagawang matulog ni Gabby. Bukod sa sinabi ng caller, umukilkil at naging palaisipan kay Gabby ang sitwasyon. Kung paano nangyari may nagsalita sa phone sa kabilang linya ng angatin niya. Ni hindi iyon nag-ring at lalong hindi pa niya nagagawang mag-dial ng isang numero man lang. Kinabukasan, kinumpronta agad ni Gabby ang mga kabarkada ngunit walang umaming isa man sa mga ito. Sige, pagkaisa niyo ako, malalaman ko rin kung sino sa inyong lumuloko sa akin. Lintik lang walang ganti ba? Tol, nagsasabi kami ng totoo. I-analyze mo pare, kami ang nagpapayo sa'yo na tigilan mo na yung trabaho mong yun tapos kami pagagawa niyan sa'yo. Sige nga isipin mo. Malay ko ba, basta tandaan niyo lang, lintik lang walang ganti, mahuli ko lang kung sino sa inyo yun. Tol, baka babala na sa'yo yun, hindi kaya
Inis na iniwan ni Gabby ang grupo. Nang madaling araw na iyon, sinadya ni Gabby na huwag gawin ang kalukohang nakasanayan. Sadya niyang hinintay na tumunog ang kanilang phone ngunit nainip ito sa paghihintay. Kaya si Gabby na ang napilita mag-angat ng telepono. Kamusta ka na, Gabriel? Handa ka na ba? Peste ka! Sino ka ba talaga? Biglang binagsak ni Gabby sa cradle ang receiver. Alam ko na. Baka, pwede ba yun? Alam ko na. Dahang-dahang lumabas ng kwarto si Gabby. Sumilip muna bago tuluyang bumaba sa salas nang makitang walang tao. Inisip ni Gabby na kasambahay ang nagsasalita sa kabilang linya para takutin siya at turuan ng leksyon. Tignan natin ngayon ha. Lumingalinga muna si Gabby sa kainangat ang phone sa salas. Ano, Gabriel? Malapit na. Malapit na. Malapit na. Halos hindi magkanda tuto sa pagbaba sa phone si Gabby. Maputlang-maputla na ito nang sapitin ang sariling silid. Kinabukasan, si Gabby ang pinakahuling dumulog sa pagkainan. Halata sa mga mata nito na nangingitim, resulta ng hindi pagtulog. Tahimik na kumain si Gabby sa kabila ng kwentuhan ng ibang kasambahay. Dad, yung phone, kailan niyo babayaran? Paano yung mga importante incoming calls natin? Pinukul muna ng matiim na tingin ni Ador si Gabby. Mabuti nga at disconnected na yung telepono yan. Siguro mas maganda kung tuluyan na yung paputol eh. Dad naman! Napaangat ang ulo ni Gabby. Disconnected? Telepono natin? Umirap dito ang kapatid. Opo, dahil 3 months na po yung bill natin. Sa laki, hindi mabayaran ni Daddy. Kulang ang budget. Eh kasi naman, yung iba dyan, hindi na nakakatulong, nakakaperwisyo pa. Kainis? Tumigil ka na, Millicent. Baka mauwi pa yan sa away. Nasarap tayo ng pagkain. Hindi na nakakain pa si Gabby nang sumunod na 3 araw. Kinakitaan ng kakaiba si Gabby ng ina niya. Nagkukulong ito sa kwarto, bagay na hindi nito ginagawa. Hustong 1 linggo nang nagkukulong si Gabby sa silid na mapasukan ito ng ina at nakita si Gabby na nakaupo sa isang sulok at nagsasalitang mag-isa. Nang tanongin ito ng ina, gumisi lang si Gabby at maya-maya ay bumunghalit na ito ng iyak. Dinala at pinasuri si Gabby sa isang espesyalista. Sumailalim ito sa maraming pagsusuri. 2 taon na ang nakakaraan mula nang mangyari iyon kay Gabby. Magaling na sa kasalukuyan si Gabby kung kaya nagawa nitong maikwento ang karanasang iyon. Karanasang nagturo dito ng leksyon na hindi daw nito malilimutan habang siya'y nabubuhay. Magaling na ngunit may phobia pa rin si Gabby sa kasalukuyan. Phobia na umaatake sa tuwing makakarinig ito ng tunog ng phone. Kaya ipinayo ng psychiatrist na nag-alaga kay Gabby na tuluyang ipaputol na ang linya ng telepono sa kanilang bahay.